Ang unang gagawin natin mga master, bali yung pinaka food pig niya, bali gagrinderin natin yan para lumuwag siya. Ngayon after noon, kukuha tayo ng pinaka kikil. Yan. Para hindi tayo masugatan. Matanggal yung mga talim na naiwan sa food pig bago natin tornilyuan. Ayan, ipapasok na po natin yung ano, yung food peg enlarger, tapos lalagay natin yung pinaka bracket niya para sa ilalim para mag-lock siya. Yes sir, mga master, welcome back to my channel. Bali sa ngayon, may papakita installer ko na si Mike kung paano install yung food peg enlarger para sa EDB-150. Oh, tamang nadinig mo. Kaya panoorin mo to ng mabuti. Ipapakita sa inyo ni Mike kung paano install yan. And 3, 2, 1, takpan mo na, Mike! Ang unang gagawin natin mga master, bali yung pinaka-food pig niya, bali gagrinderin natin yan para lumuwag siya. At mailagay natin yung allen wrench na ano, tornilyo niya. I-grinder lang natin para pumasok yung pinaka-usukan ng ano, tornilyo na gagamitin natin sa food peg enlarger para dito sa ADV. Bali, ang susunod niyan, i-grinderin natin yung pinaka-ilalim para talagang mabawasan yung pinaka-talim. Saka may pasok natin na maayos yung pinaka stainless na ano yan, tornilyo. Kailangan medyo maingat tayo, syempre magamit tayo ng ano na grinder para hindi basta-basta makasugat o makadamit sa atin. Ayan, natapos na po natin siya. Tapos tinitrim na lang natin siya para wala masyadong talim. Ngayon after noon, kukuha tayo ng pinaka kikil. Yan. Para hindi tayo masugatan. Matanggal yung mga talim na naiwan sa food peg bago natin tornilyuan. Siyempre, safety first muna tayo. Kaya gumagamit tayo ng kikil para mas malinis yung ano, yung pagka-grinder natin, lumuwag yung pinaka suksukan niya. Ayan, ipapasok na po natin yung ano, yung food peg enlarger, tapos lalagay natin yung pinaka bracket niya para sa ilalim para mag-lock siya. Tapos gagamit tayo ng tornilyo na yung naangkop sa sukat niya. Hindi lang ako familiar kung ano sukat yan eh. Pero meron naman akong reserba niyan. Tapos sa mga tornilyong naikabit nyo o nabili nyo, kapag ka, ano, maikli, kuha kayo na mas mahaba. Kung kapag mas mahaba siya ng konti, yan, katulad yan, medyo gumagalaw pa siya dyan. Kaya kailangan gawin dyan, lagyan mo ng pinaka washer para hindi siya gumalaw. Tapos gagrinderin natin yung ano, yung pinaka kabilang side para hindi siya basta tumama, para malinis at pulido yung gawa. Ayan, nagrinder lang natin kasi medyo sumasabit yung pan na yan. Ayan. Tapos saka natin ikakabit ngayon yung pinaka tornilyo na naalit. Dalawa yan, sa ilalim po siya kinakabit. Ayan, medyo magalaw lang pero need lang ng washer niyan.
pinalitan namin ng ano, ng tumilo na mga sangkop na sa kanya. Tapos ipitan na lang namin siya. Yan, ipitan nyo lang po. Tapos ito na siya, okay na. Ito na po yung pinaka finished product niya, mga bossy. Tapos sa kagandahan pa nito, ayan, naibibend siya, nasasagad siya. So nagalak talaga siya, hindi yung parang nakaangat siya, yan. Nagbibend talaga siya ng todo. Parang stock natin na food pick, nagbibend talaga, hindi siya tumatama. Ayan. Palinis po mga bossing ha. At dyan, nagtatapos ang ating panibagong video. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and click notification bell para updated kayo sa aming video. Peace out!